sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa ating pinakamahalagang gawain ngayong hapon. Tayo po ay pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung may mga Biblia po tayo, buksan po natin sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 5 verse 1. Ephesians chapter 1 chapter 5 verse 1. Ayan no, Dana. Katabi mo na. Okay po, upagin niya na tayo, sabay-sabay po natin basahin. Ephesians chapter 5 verse 1. Sabi nito, be ye therefore followers of God as their children. Okay, yung title na pag-aaralan natin ngayon is a career in modeling. No? Kailangan na lakad natin, walk. First point natin is, sabihin ko na lahat, first point natin is walk in His love. Second point is walk in His light. Third point is walk in His wisdom. Okay? Tayo po manalangin. Let us pray. Panginoon, Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Lord, lumalapit po kami sa inyo sa mga ganito. Nawa patuloy ko mga kanilangan sa pag-aaral ng banal na salita. Nawa ang banal na spirit ko ang siyang patuloy ko nilo sa mga wakasin ko. Panginoon, banal na Panginoon. Wala po kami yung gawa. Lord, salamat sa patuloy na kasiyahan na binibigay ko sa amin. Enjoy, Panginoon, sa kalakasan na patuloy ko sa pinag-alaman. Sapo kami sa matalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Walk in His wisdom, mga kapatid. Sabi dito, be ye therefore followers of God as their children. Verse 2, and walk in love. No? Walk. Walk in love. No? Kapatid, kailangan natin as a Christian na lumakad na. Lumakad na mayroong pagmamahal. Katulad dito sabi niya, as Christ also hath loved us and hath given Himself for us an offering and a sacrifice to God for us. Sweet smelling savor. No? Si Kristo, kapatid, mahal na mahal na tayo. So, ganun din dapat tayo sa ating mga kapatid, kapatiran. No? Dapat mahalin din natin. Mahalin din natin katulad sa pagmamahal ni Kristo na binigay sa atin. No? Si Kristo, minahal niya tayo. Binigay niya ang kanyang buhay para tayo ay maligtas. No? Binigay niya ang kanyang buhay upang hindi tayo mapahamak sa impyerno, kapatid. No? At hindi, sana may ma-appreciate natin yun na sa ganong paraan, sino ba si Kristo na inako niya ang lahat-lahat ba, yung mga kasalanan natin. Imbis tayo, di ba? Instead na tayo ay papuntang impyerno, pero ibinigay niya ang kanyang buhay, no? Namatay siya para sa atin. No? Walk in His love, no? Ganun tayo kamahal ng Panginoon, no? Sometimes, since show we do not love others, no? Sometimes, hindi natin may pakita sa mga kapatiran natin na mahal natin sila, no? Ay, papakita ba natin na mahal natin yung mga kapatiran natin? No? Amen! Dapat, as a Christian, walang nag-aaway-away, di ba? Walang nag-aaway-away, walang may nagtatapuan, walang may hindi nagpapansinan. Kasi nga, kung sinasabi mong mahal mo si Kristo at sinusunod mo siya, pero kung hindi mo mahal yung kapatiran mo, ay hindi mo totoong mahal si Kristo. Dinidisip mo lang, parang niloloko mo lang yung sarili mo. No? Alam naman ang Panginoon yan kung ano nasa puso natin, di ba, kapatid? Kasi God is all-knowing, di ba? Omniscience, omnipotence, all-powerful, omnipresence, di ba? Alam na Panginoon kung ano nasa isip natin. Alam na Panginoon kung ano nasa puso natin. At alam na Panginoon kung nasaan tayo. Kahit hindi alam, kahit wala pa nakakita sa atin kung ano ginagawa natin, pero alam niya ng Panginoon, kapatid.
Alam ng Panginoon kung ano yung mga nasa isip natin. Si Satan, hindi nakakabasa ng isip natin. Hindi alam si Satan kung ano nasa puso natin. Pero ang Panginoon, alam niya ng Panginoon. Bukas, alam na ng Panginoon kung ano gagawin natin. Hindi pa natin alam, pero yung nakaprogram na yan, alam na ng Panginoon kung ano yung mangyayari bukas sa atin. At ano ang mga gagawin natin. Now, kailangan kapatid, lumakad tayo na merong pagmamahal kagaya ni Kristo. Sa pagmamahal ni Kristo sa atin. Now, sabi dito, some sins show we do not love ourselves. No? Some sins show we do not love God. No? Sabi dito, and walk in love as Christ also hath loved us and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as become saint. No? So, dahil sinasabi natin ligtas na tayo, no? Dapat hindi na tayo nag-commit ng mga fornication. Alam ba natin kung ano yung mga fornication? Alam ba natin kung ano yung fornication? Yung mga nagka-girlfriend na unbeliever, di ba? Siyempre, hindi natin maiwasan yan, di ba? Kasi napagdaanan ko yun halimbawa, nag-girlfriend ka ng unbeliever, ikaw, Kristiyano ka, alam mo na mali yun. Diba? Tapos naghawak-hawak kayo ng kamay, nagyayakapan kayo. Yun yung tinatawag na fornication. Kapatid, ang kaibahan ng fornication sa adultery, yung adultery naman ay yung asawa tapos nangangalunya. Pero sa atin, sinabi dito kanina na, but fornication and uncleanness or covetousness let it not be once named among you as becoming saints. No, kung ikaw Kristiyano, dapat hindi mo na yung ginagawa. No? Kasi alam mo na nga eh. Alam mo na nga, pero bakit? Diba? Mga kapatid. So, yan yung sabi ng Biblia. Dapat na nire-remind sa atin ng Biblia na itong mga kasalanan na ito na dapat huwag natin gawin. No? Huwag natin gawin. No? Sabi dito, verse 4, neither filthiness nor foolish talking nor deceit, which are not convenient, but rather giving of thanks. No? Sabi dito, nor foolish talking. Diba? Sino dito yung mga nagmumura pa? Kristiyano na. Diba? Dapat wala na yung mga kaibigan. No? Dapat hindi na tayo nagsasalita ng mga ganoon. Kasi nga, Kristiyano na tayo, anak tayo ng Diyos, no? Dapat nakikita sa atin si Kristo. Kung anong lakad ni Kristo, yun yung gawin natin. Katulad sa topic natin, ang ating model, ang ating example, si Kristo. Yun yung sundin natin. Hindi yung tao. Kasi kapag tao, sabi nito, kung matitingin ka sa tao, matitisod ka. Di ba? It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. No? Sabi dito, verse 5, for this you know that no warmonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, had any inheritance and kingdom of Christ and of God. Let no man deceive you with vain words. No, mga walang kabuluan, mga salita, mga kapatid. For because of these things, cometh the wrath of God upon the children of disobedience. No? Yan. Sabi dito, some sins show we do not love God. No? Nakikita sa ating kapatid, kapag dapat tayo anak ng Diyos, at nakikita dapat sa atin na mahal natin yung Panginoon, iniingatan natin yung testimony natin as a Christian, no? No, patulad yan, pag sinasabi natin na Kristiyano tayo, ligtas tayo, tapos nakikita ng mga kapitbahay natin na, di ba, nagsisigawan ko sa bahay, namumalaan. So, hindi nagiging nasisira yung testimony, di ba? Hindi sila maniniwala pag siniraan mo yan, hindi yan maniniwala sa'yo, ay, masimba-simba ka, tapos ganyan ka naman pala, ganyan, di ba? Kasi nga,
nasisira yung testimony. Walang naniniwala sa atin kung ganoon tayo. Dapat alagaan o ingatan natin yung testimony natin as a Christian, anak ng Diyos. Okay? Number two is, walk in His light. No? Nakikita ba sa atin yung liwanag? Nakikilala ba tayo sa ating trabaho na tayo ay Kristiyano? Nakikita ba sa atin sa school na tayo ay Kristiyano? Diba? Dapat nakikita sa atin at naliliwanag tayo kapag nakakasama natin yung kahit wala tayo sa church, diba? Kahit kasama natin mga kaibigan natin at believer, diba? Dapat nakikita ang liwanag sa atin. Diba? Hindi na tayo pa yung pasimuno. Diba? Nakikita dapat sa atin na tayo ay nagiging good example tayo. Diba? Nagiging good example tayo kasi nga tinanggap na natin si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas. No? Walk in His light. No? Sabi dito, ay fruitful in life. No? Fruitful in life. Nakikita natin dyan sa verse 7, sabi dito, ay sa verse 9, sabi dito, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. No? Goodness, righteousness, and truth, kapatid. No? Baka wala sa atin yung goodness, Kristiyano na tayo, tapos wala rin sa atin yung righteousness, at lalo na yung katotohanan. Baka puro pa kasi wait, ang kasinungalingan, di ba? Dapat nakikita sa atin yung truth, yung katotohanan, kapatid. No? Di tayo mahilig magawa-gawa na ng kwento, kapatid. Dapat lagi natin napiplis ang Panginoon sa bawat salita, act, bawat gawa. At lalo na makita sa atin, sa ating mga kilos, na tayo ay Kristiyano, kapatid. Di ba? At sabi dito, kailangan natin see is pleasing to God. Kailangan natin na lahat ng mga ginagawa natin at dapat ina-acknowledge natin na kasama yung Panginoon dun. Diba? Huwag natin sabihin na magaling tayo dahil sa sarili na natin. No? Huwag natin sabihin na malakas tayo kundi sa biyaya lang ng Panginoon yun. No? Kung wala Panginoon, wala po tayong magagawa, kapatid. Sabi dito, but all things that, sabi sa verse 13, but all things that are proved or made manifest by the light, di ba? Ang paliwanagan. For whatsoever don't make manifest is light. Wherefore, he said, awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give the light. No? Ang Panginoon ang nagbibigay ng liwanag sa atin, di ba? Dati, tayo ay nasa madilim, mga kapatid, nung hindi pa tayo nakay Kristo. Ngayon, dahil nasa kay Kristo na tayo, tayo ay maliwanag na. Nakakalam na tayo ng katotohanan. So, maraming mga tao na nasa kadiliman pa. At dapat natin sila makakay at maliwanagan din po sila magkaroon sila ng liwanag sa kanilang buhay. Na kailangan ma-share din natin kung ano yung nakilala natin. Kung anong natutunan natin dito sa church, di ba? Mag-soul winning, ano pa, mag-Bible study, magturo ng mga bata, no? Maraming ministeryo, mga kapatid, na dapat natin i-share din sa mga bago. Dapat lagi, kapag may mga bago, dapat i-entertain natin para lalo pa tayo dito dumami. Walang division. Dapat lahat, isa lang. Walang division kasi kapag may mga division, halimbawa, apat kayo dyan, apat dito, tapos magkakaingitan, tapos hindi na kayo magkakapansinan, doon na magkakaroon ng wala na, masira na, hanggang mag-spread na kayo, hindi na kayo mag-ano. Diba, hindi dapat ganun, mga kapatid. Dapat yung anak ng Diyos is, dapat ay nagmamahalan, love one another, kapatid. No? Sabi ng Biblia. At sabi dito sa number 3 is, walk in His wisdom. Ano number 1? Walk in His love. Number 2? Walk in His light. Number 3, walk in His wisdom. Now, tandaan natin yan. Number 1, walk in His love. Number 2, walk in His light. Number 3, walk in His wisdom.
Nakikita natin dyan sa verse 15. Okay. Sabi dito, see then that he walked circumspectly, not as fools, but as wise. Dapat maging matalino tayo, kapatid, lalo na sa oras na ibinibigay ng Panginoon sa atin, di ba? Minsan, pag may mga fellowship katulad nito, yung iba na tutulog, di ba? Yung iba na sa bahay lang, wala namang ginagawa, hindi naman na nakikipag-fellowship, di ba? Dapat maging wise tayo. Dapat huwag natin sayangin yung mga oras na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Dapat natututo tayo, kapatid. Dapat lumalago tayo bilang isang Kristiyano. No? Dapat lumalago. Tagal na natin Kristiyano, pero napansin mo ba na, napansin ba natin yun? Tagal na natin Kristiyano, wala pa tayong minadala sa Panginoon. Kahit ni kaibigan natin. Diba? Ang tagal nyo ng magkaibigan, pero hindi mo pa siya nasiran. No? Sa ita ng Panginoon. Hindi mo pa nadala na sa simbahan. Diba? So, dapat na maano natin, maano natin, ang tagal ko ng Kristiyano, pero wala pa akong nadala sa simbahan, kahit isang kaluluwa lang man, di ba? Kahit ulit lang, lagi na lang tayo, ano, parang ganun pa rin yung mukha. Kasi nga pag may bago, dapat in-entertain, binibigyan ng oras. Eh ma'am, bukong ito, nagkasama ko kayo ma'am, para bumalik ba? Para makasama rin natin dito hanggang dumami tayo. Di ba masaya pag marami? Di ba masaya? Di ba pag marami masaya? Masaya na ba? Di ba masaya pag nag-fellowship tayo? Di ba marami masaya? Di ba? Dapat ganun. Dapat, ano, i-vision natin na padamiin pa natin, dumami pa tayong, huwag tayong, unti-unti, mawala, unti-unti, wala na, hanggang wala na may natira. Kailangan i-vision natin na tayo ay magmahalan, huwag mag-away-away, hanggang sa dumami pag may mga bago, i-entertain, no, bigyan ng oras, hanggang ikayati natin na bumalik sa fellowship natin to yung abon, di ba? Kasi sayang, kaluluwa yan, disciple natin, pag may mga bago, nakilala sa Panginoon, ingatan natin, huwag natin, ano, huwag ba natin biru-biruin, huwag natin i-share natin ang mga salita ng Panginoon na nagaling sa Biblia na makakapag-encourage din tayo sa iba. Di ba? Ngayon kapatid, sabi dito, redeeming the time because the days are evil. Di ba? Nakapansin natin, di ba, sa mundo ngayon, di ba? Redeeming the time because the days are evil. Di ba? Mga kapatid, kailangan na magdala pa tayo ng mga kaluluwa sa banal ng Panginoon. Kasi, pag hindi tayo matalo ng kaaway, sabi ito, wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Diba? Lagi dapat na nakikita sa atin at nauna sa atin yung kalooban ng Panginoon. Hindi yung kalooban natin na susunod, kundi yung kalooban ng Diyos yung nasusunod. No? Kasi minsan, masarap kasi yung ano eh, yung kalooban ng yung sarili self-will natin, di ba? Minsan hindi natin na ano yung ano eh, siyempre kapag kalooban ng Panginoon, minsan kasi ganyan, nahantokokong, ganyan, hindi ako sisimba, di ba? Nawala kayo na gano'n minsan. Dapat hindi gano'n, di ba? Magbasa tayo lagi ng Biblia, mag-memory verse tayo, gawin natin habit, di ba? Di ba kapag nag-toothbrush tayo, di ba routine, 3 times a day? Ganun din dapat. Pag nagbasa tayo ng salita ng Panginoon, routine din dapat. Dapat nagbabasa tayo, magising ng umaga, bago matulog, di ba? Kinakausap natin yung Panginoon. Kasi nga, nag-fill tayo ng Holy Spirit, magpupunok tayo ng Holy Spirit. Kasi kapag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, ay mamatay tayo spiritual, nanghihina tayo, kung ano na yung mga pinagsasabi natin, na yung mga iniisip natin, di ba? Kailangan lagi babad tayo sa salita ng Panginoon, mga kapatid. At sabi dito, wise in the use of time. Sabi kanina, wise in conduct. Katulad dito sa attitude, kapatid. No? Kailangan makitaan tayo ng attitude na maganda. Kasi especially, ano, Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos. Kasi kiniklaim natin na tinanggap natin si Kristo. Pero kung tinanggap natin si Kristo, dapat makita sa atin si Kristo. No? Makita sa atin si Kristo.
So, kung sinasabi mo, tinanggap mo yung Panginoon, yung attitude natin, ganun pa rin katulad nung unbeliever tayo, maglumot tayo, sinigarilyo tayo, nagmumura tayo, sinungaling tayo. So, parang walang pagbabago, no? Kailangan yung attitude natin, baguhin natin. Hindi naman tayo makapagbago, ipag-pray natin yan sa Panginoon, mga kapatid. Ang Panginoon yung magbabago sa atin, di ba? Sabi dito, wise in the will of the Lord, no? Maging wise tayo, no? Huwag tayong padalos-dalos sa desisyon, no? Laging consult natin sa Panginoon. Lord, kalooban mo ba to? Lord, laging nakakonsult sa Panginoon. Di ba, pag may mga ginagawa tayo, mga bagay-bagay, di ba, lagi natin kinukonsult sa mama natin, papa natin, di ba? Lagi nung mali tayo. Ganun din naman sa Panginoon ngayon, bilang anak ng Diyos, lagi dapat natin kinukonsult yung mga desisyon natin sa Panginoon. Kung kalooban na, Panginoon yun. Okay, sabi dito, wise in worship, no? Kailangan, sambahin natin yung Panginoon, huwag tayo laging mawala sa worship service, di ba? Sa mga gawain sa Panginoon, dapat huwag tayong mawala, lalo na sa mga ministeryo na ibinigay at pinagkaloob sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Dapat lagi natin maintindihan yun. No? No? Ano yung number one? Walk in His love. Walk in His love. Number two? Walk in His light. Number three? Walk in His wisdom. No? Ganon. Dapat lagi natin i-apply yan sa ating buhay, mga kapatid, bilang isang anak ng Diyos at bilang isang Kristiyano. No? Hanggang doon lang tayo. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Okay, let us pray. Lord, salamat Panginoon sa oras na ibigay niyo sa amin, sa privilege yung Panginoon na makapag-aral ng salita. Salamat, salamat Panginoon sa lahat-lahat na ibigay niyo sa amin. Nawa Panginoon, ang banal na salita na aming pag-aralan sa mga oras nito ay hindi namin makalimutan at ma-apply namin Panginoon sa aming buhay, sa araw-araw Panginoon. Lord, salamat sa lahat-lahat ng mga blessing na patuloy niyo ang binibigay. Nawa patuloy kayo mag-ingat sa amin sa aming paghiwalay at sa aming pag-uwi na gabayan niyo po kami, ingatan niyo po kami at ipisyonan niyo po kami sa lahat. Sa buong araw, ito po. Kapag sabi na lang, isa po kami, Jesus, Amen.